mamaya may babalita ko sa inyo. Abangan nyo lang. Guys, alam niyo ba guys na kilala ang taong ito sa larangan ng pagpipinta? Mababanggit pa lang ang word na watercolorist. Alam mo na kung ano ang magirehistro sa utak kung ikaw ay isang art enthusiast or mga taga-subaybay ng mga exhibits or paintings online or yung mga taong umahanga sa kanyang husay bilang isang pintor. Ngayon guys, samahan nyo ako para kilalanin pa ang taong ito na bukod doon, pareho din kami nahihilig sa pagbebisikleta. At katunayan niyan, lagi din siyang nasa labas para magpinta. Yun yung tinatawag natin plein air para sa mga artist na nasa labas. At pag nakakuha ng tiyempo ng magandang eksena, ay siya naman yung pipinta. Ngayon, para malamang lahat ng yan, kailangan mapuntahan natin siya sa kanyang inaroroonan para at least ay matunghayan din ang mga manonood. Pero bago yan, siyempre, pinakikilala ko muna siya sa inyo, ang ating award-winning watercolorist na walang iba kundi si Erwin Malyari na kilala sa alias na Weng. Pero bago ko ginawa itong vlog na ito, ay inimbitahan ko muna siya at ako'y nagpapasalamat sa kanya dahil ako naman ay hindi binigo. Maraming salamat, Erwin. At guys, hindi ko na siguro patatagalin to. Dahil sa mga susunod na eksena ay mas makikilala niyo pa siya. In my recollection, lumipat siya from Malabon na kung saan doon ang original workplace niya. And he then relocated to Pulilan, Bulacan just this year. Para po sa di nakakaalam, the Pulilan is a municipality in Bulacan na mas nakikilala dahil sa kanilang annual Carabao Festival. Pero hindi ito yung pupuntahan natin doon. Ang sadya natin doon ay siya mismo para matunghayan. Malaman ang kanyang usual na routine sa araw-araw. At ang balita ko para sa mga taga-subaybay dyan o mga tagahanga niya, meron siyang binubuong plano for his solo exhibition for next year. So, lika na guys, patsakin natin ang Pulilan at samahan niyo ako para salubungin siya. Ooh. Good morning guys. Inong manok na yun ah. Ano ba sasabihin ko? Medyo disoriented pa ako. Alam nyo guys, maaga ako natulog kagabi. Pero kailangan ko rin magising na maaga. Alam nyo ba yun? Nabuo ko naman yung pinaka-crucial na oras na kailangan ng isang siklista. Woo! Para hindi tayo kapusin ng energy sa daan, lalo na kung ito ay isang long ride going back and forth. So, alam ko na masaya ito at syempre magkikita kami nung isang taong kakausapin. At syempre kailangan ko na maligo at mag-prepare. See you guys! Ito, exact na alas 4, Paris pa lang ako. Thank you.
kakain natin sila Jody ngayon. Unang usapan ay sa bus, sa bypass. Sana na-receive niya yung text ko na Joey! Ayun! Saktong-sakto! Hello po! Sakto-sakto, kaka-open ko lang ng camera. Basta! Kakaliwa tayo doon, Joey. Doon sa nilabasan ng truck. Ayan, dyan ang mag-uumpisa ang magandang view. Welcome to Safari. Sirando, nakikita ko na yung ulo niya. Car? Oo, car. Ganda, di ba? Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Ganda, panda rin mo. Panda rin mo. Di ba? Thank you! Ano sabi mo? Say thanks! Say thank you! Thank you! Galing sa garahe namin yan eh, nawalang baterya. Tapos, ang nangyari, ninabanda, kaya bigay ko na lang sa'yo. Ito, kakain kami ni Erwin. Pinagandaan niya ako ng ganitong pagkain. Oo. Para pagpadyak bukas, pabalik. So, yan sa Erwin. Dahil makanin ni Joey, oh. Grabe. Mang klase. Ayos. Yan.
kwentuhan kami mamaya. Bakit nga pala, anong naisipan mo na tawag ito? Bakit nagustuhan mo itong lugar na ito? Well, actually, si Alice ang pumili nito dahil malapit sa family mo. Mm. Pero sa akin naman, hindi naman iba sa akin ng pulilan eh. Dahil simulat ng napangasawa ko si Alice, matagal na akong umiikot dito eh. Saka tahimik. Gusto ko rin yung parang buhay probinsya. Parang ano nga, yung iba, iniisip nila, parang ang bata ko pa para mag-early retirement. Sabi ko, siyempre artist tayo, lahat naman ng artist gusto tahimik. Saka, ayun, medyo sakripisyo lang dahil magastos ang biyahe papuntang Manila eh. Alam mo naman, nasa Manila yung ano natin, yung sentro ng kaalakalan natin. Bali, nung paglipat namin dito sa Pulilan, hindi ko naman talaga plano na ipinta yung kapaligiran dito sa Pulilan. Kumbaga, paglipat ko rito, medyo hindi ako makapag-focus sa trabaho dahil iba yung isip ko nasa Malabon. Kaya ang ginawa ko, nag-ride ako na nag-ride sa buong paligid. So, parang nagsisink in ako dun sa nangyayari, sa eksena. Parang unti-unti akong nai-inlove dun sa paligid. Sabi ko, parang challenging sa akin yung bagong nakikita ko ngayon. So, after siguro 2 buwan, nung naisipan ko siyang ipinta, na on the spot. So, nung first time kong mag-on the spot dito, talagang sabi ko, kakaibang experience kasi unang-una, wala kang ano eh. Wala akong worry. Bali, nag-start yung series ko ng Pulilan nung May. Yung mga painting ko na maliliit, ginawa ko na on the spot. So, habang may ginagawa kong on the spot, after nun, magra-ride ulit ako. Tapos makakakita ulit ako ng another spot. So, yun yung patanungin ko na ipinta ko ulit kinabukasan. So, anong nangyari nun? Araw-araw ako nakakagawa ng isang painting. Small work lang naman. Tapos parang naisip ko na habang umiikot ako ng Pulilan na ipagpatuloy yung series na ginagawa ko kasi nakikita ko na tinatayuan sila ng mga warehouses. So parang nasisira na yung vibe ng environment. So parang ano eh, parang eyesore sa akin yung mga bubunga ng mga bodega. So sabi ko, hindi siguro tatagal na lahat ng makikita natin dito sa kabukiran may mga bubunga. So, magiging nostalgic na siguro yung ipipinta natin yung hanggat maaga yung kagandahan ng Pulilan. So, nung time na yun, wala akong plano. Basta kung ano lang yung dumating sa akin, kung ano yung nakita ko na magandang eksena sa Pulilan, yun yung pinipinta ko. Bali sa mga sizes naman, meron akong maliliit na 9x12, merong 10x14. Bakit ba yun yung gusto kong size? Kasi actually, pinili ko yung size na yun dahil yun yung kasya sa bisikleta. Dahil ang proseso ng pagpipinta ko, lalo na pag plain air, nagbabike ako, then may dala akong art materials. Saka dun ako nagpipaint on the spot.
Then yung mga studio work ko naman from photo, nag-shoot din ako sa paligid. Then yun yung ginagawa ko sa studio na. So nakakapag-stretch ako ng mga as larger na mga 34 by 44 inches. Pero syempre hindi ako naka-based dun sa photograph exactly. Kumbaga nakita ko na nga yung actual scene. Kumbaga yung pinakamagandang mood, pinakamagandang atmosphere, yun yung ika-capture ko. At yun yung gagawin ko sa studio. Kumbaga yung tulong ng photograph doon, yung construction lang ng mga compositions, mga ganyan. It's dinner time, habang maulan. Let's start together. Roger. Ni Erwin. Sarap ng ulam. Oh, naparami ang design ko ah. Dapat kaunti lang eh. Ang ganda na ito. Mamaya, pintuhan, sabay. Ayos. Good morning. Nagising ako ng bandang alas 2:30. Sa pa naman tumila yung ulan at ako yung nagpapasalamat dahil mamayang hapon makaka-uwi ako. Makakabalik ako ng Manila. Okay, good morning. Good morning. Good morning. Kapin muna kami ni Erwin. Tapos mamaya alis kami. Doon naman kami magpapalamig. Katapos lang ng bagyo eh. Lakas ng hangin. Oo. Sarap din ang tulog. Napagpahinga. Ayun, sa wakas, sumilay din yung araw. At makakapag-ride ulit kami ni Erwin. Ayan, ready na. Paglabas namin, makakapag-shoot kami. Pumasok sa art scene. Nagtatrabaho pa ako noon sa Ortigas bilang graphic designer. So, malapit ako sa Mega Mall. Bago ako umuwi, pumupunta muna ako sa mga galleries. Tapos parang na-encourage akong gumawa ng paintings din. Pag-uwi ko sa bahay, meron akong pad. Tapos nagwa-watercolor ako. Hanggang sa... ayun, na-compile ko yung mga paintings ko na yon. Yung mga tema na ginagawa ko noon is cityscape kasi yun yung pang-araw-araw na nakikita ko during pumapasok ako sa trabaho. Parang yun yung naging inspiration ko na gawin. Although traffic, doon ako nag-start eh. Nagkaroon siya ng magandang story kasi ang daming nakaka-relate, ang daming ako lang siguro yung gumagawa ng ganong tema nung panahon na yon. Ang message ko lang sa mga young artist, lalo na yung mga nagpo-follow sa akin, sundin lang nila kung ano yung trip nilang gawin kasi doon naman natin nagagawa yung mga magagandang nalilikha natin kung gusto talaga natin yung bagay na ipinta, so nabibigyan natin ng magandang quality.
Saka ano, maglaan tayo ng oras kasi ang art talagang kailangan ng maraming oras. Tsaka isipin natin yung mga tema na dadalhin natin sa pangmahabang panahon. Hindi yung parang paiba-iba tayo ng itsura ng ginagawa. It's my life. It's my life.